Paano nga ba i-bypass ang Tecno Puba Neo LE6H SPD chips? Ganito po yun mga katiktik, kailangan po natin i-open ang tool dito sa PC na Muslim tool. Yan, hintayin lang natin mag-open yan. Click yes. And then kung gusto nyong tool na to, message nyo lang ako sa TikTik page para ma-send ko ang link. So click lang natin tong open all FRP, all mobile FRP. And then ito, start MTP bypass, click natin to. Yan, at may magpa-pop up doon sa cellphone natin yan, start MTP bypass. Maglo-loading po yan mga tiktik yan, tapos successfully. At yan, ito yung lalabas sa cellphone natin. I-tap lang natin yung view para mag-open sa YouTube and then sa browser. Pagkatapos yan mga tiktik, pupunta tayo dito sa taas, i-type lang natin yung bnrom.net. Yan. At papasok tayo dyan sa loob nyan. At open natin dyan yung settings. Subukan muna natin screen lock kung kakayanin. Kasi kung kakayanin, true screen lock lang. So tingnan natin kung mag-lock siya. So ganyan lang siya, parang nagwa-white screen. Try natin i-lock screen. So wala po siyang function. Ibig sabihin, hindi gumagana yung lock screen. Yan o, hindi gumagana. Maganda kung gumana, diyon na po natin nadadaan. So, settings na lang tayo. Pagdating sa settings, ito papakita ko pala muna sa inyo yung ano nito, model number. So, ito yun o, Tecno LE6. Yan. 6H. So, yun yung model number. So, proceed tayo sa balak natin. I-bypass mga titik. System. Pupunta tayo sa apps niya mga titik, hanapin natin yung apps. So ito, apps management, app settings. Ayan, app settings. And then pag tap natin dyan, i-search natin yung, or hanapin natin yung Xshare. Mas maganda, search nyo lang, type nyo sa taas X. Ayan, open natin yung Xshare Mini. Ayan, 3.0, agree lang natin. Allow while using the app. Yan. Sundan nyo lang mga katiktik. Kailangan natin i-open yung app next. And then next. So, meron siyang pangalan. Pindutin mo yung receive. And then mag-allow mo lang. Allow. And then may lalabas dyan na scan. So, dito sa isang cellphone natin mga katiktik, kailangan natin meron tayong app mas na Xshare. So, download nyo lang sa Play Store yung Xshare na app. So ako meron na siya mga katiktik. Xshare. So yan. Xshare 3.0. And then send lang natin. Send natin yung Google Account Manager, yung 8910 at saka yung FRP bypass. So kailangan mag-download tayo dito sa phone natin. Yung dalawang i-send natin, send. At mag-create to ng hotspot yung isang cellphone natin. On lang natin yung Bluetooth tethering. Yan. And then i-back natin. So pag nakakreate na, i-scan naman natin tong isa. Yan. I-scan lang natin. Yan. Tapat lang natin doon sa QR code para mag-connect silang dalawa. So pag nag-download ka doon sa Google Account Manager na 8, 9, 10 at saka yung FRP bypass, doon lang din sa website ng bnrom.net. So, doon nyo sila madadownload. Dapat madownload mo dito sa kabila para naman mai-transfer natin dito sa iba bypass natin na cellphone. So, yan. Success na po. Na-transfer na po natin. Ang gagawin natin is i-open lang yung FRP bypass and then mag-browser sign in. So, wala po. Nawala yung internet natin kasi nakakonect tayo dito sa hotspot. Disconnect muna natin to mga katiktik. Disconnect natin para mawala yung hotspot niya at bumalik siya doon sa Wi-Fi kung saan siya nakakonect. Ito, open ulit natin. Open FRP bypass and then itong tatlong toldok, browser sign in, okay.
So dito mga katik-tik, pwede na tayo mag-login ng kahit anong Gmail na meron tayo. So tatanggapin na po niya yan kasi na-bypass na po natin, kaya tatanggap na po siya ng Gmail. So syempre ilagay din natin yung password. Yan, and then next natin. Pagkatapos natin ma-login yun mga katik-tik, itong dalawang to na inaipasa natin, kailangan din natin yung i-uninstall para hindi magloko yung pag-boot up ng ating phone. So punta muna tayo dito sa accounts muna. Tingnan natin kung na-login ba ang ating Google account, yung Gmail na sinign in natin. So nandyan po siya mga katik-tik, kailangan nandyan po yung sinign in natin. So proceed na tayo doon sa apps. Apps, yung dalawang yon mga katik-tik, yung pinasa natin, yun yung i-uninstall natin. So yung Google Account Manager, yan, uninstall natin yan kasi yun yung pinasa natin dun sa kabilang cellphone. Yan. Tapos yung isa pa yung FRP bypass, FRP. So yan, uninstall din natin yan. Uninstall. At kapag natapos na tayo mag-uninstall mga tik-tik, okay na, ibaback na po natin yung ating phone. Back natin sa pinakauna. So ito na yun mga tik-tik, isi-sit up na lang po natin hanggang sa pumasok po yan sa home screen. Yan. I-check mo lang yung box dyan para sa terms and agreements. And then don't copy. Tapos makikita natin doon yung nilagay natin na Gmail, yung account added. Yan. So next next lang tayo. And then accept. So skip. Yan. Malapit na po tayo. Pwede tayong mag-set dyan ng password pero skip lang. As of now, skip muna natin. Mamaya na lang kung gusto nyo pang lagyan ng password. So pwede na po. Mamaya na lang pag nasa home screen na para mas madali. So tapos na po mga katik-tik, nasa home screen na po tayo ng ating phone. Naway i-like nyo ang video na to kapag nakatulong sa inyo. At syempre, huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe. At sama mo na yung pag-hit sa all notification button para maging updated ka sa susunod ko na upload. So yan, kita mo naman yung model ulit. Tecno LE6H. So ito ay speedy chip mga katik-tik. Speedy chip. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, katik-tik.